Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa ang panahong Paleolitiko. Okay. Ang prehistory ay yugto sa mahabang nakaraan ng sangkatauhan na nag-ugat halos 2.5 milyong taon na ang nakalilipas o bago pa ang paglikha ng isang sistematikong pagsusulat at pagtatala. Kabilang sa ilang disiplina na nagtutulungan sa pag-aaral ng prehistory ay ang biology, botany, geography, geology at zoology. May dalawang mahalagang proseso ang naganap at nararapat na pagtuunan ng pansin sa panahong prehistoriko. Una ay ang evolution o sapientization. Ito ang mga pagbabagong naganap sa aspetong biological ng tao hanggang sa makamit ang katalinuhang naghihiwalay sa kanya sa mga hayop. Ang ikalawa ay ang pagkakaroon ng kasalukuyang uri ng tao ng kakayahan na makagawa o makalikha ng bagay-bagay. Sa pagtatakda ng mga petsa sa prehistory, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya at kagamitan. Ang ilan sa mga kaparaanang isinagawa upang matukoy ng tuwiran ang panahon ng mga pangyayari o bagay-bagay mula sa nakaraan ay ang mga sumusunod. Dokumentong historical at mga kagamitang hatid ng panahon. Dendrochronology o tree-ring dating. Radiocarbon at ang potassium-argon dating. Dokumentong historical at mga kagamitang hatid ng panahon. Ang tinatayang panahon ay mula sa kasalukuyan hanggang sa 3000 BCE. Ilang mga lugar ang pangkaraniwang paraan ng pagpepetsa. Dendrochronology o tree-ring dating. Ang tinatayang panahon ay mula sa kasalukuyan hanggang 5000 BCE. Ito ay isang pamamaraang ginagamit upang siyentipikong matukoy ang gulang o edad ng isang puno. Ang radiocarbon, ang tinatayang panahon ay mula 1500 BCE hanggang 40,000 taon o higit pa. Ito ay naimbento ni na J.R. Arnold at W.F. Debye noong 1949. Sa paraang ito, ang mga isotope carbon 14 ang siyang sinusuri upang matukoy ang edad ng mga materyales na may carbon o carbonaceous materials. Panahong Paleolitiko. Naganap siya noong 2500 hanggang 10,000 BCE. Ang panahong Paleolitiko o tinatawag na Paleolithic Period o Old Age, ang pinakamaagang panahong kinakitaan ng pag-unlad ng tao. Ang terminong ito ay mula sa mga katagang Greek na palios o matanda at litos o bato. Kaalinsabay nito ang napakalawak na panahong heolocal na Pleistocene. Ito ang pinakamaagang bahagi panahon bato or Stone Age, ang pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang isa sa pinakamahabang katangian ng panahong ito ay ang naganap na pagbabagong anyo ng tao mula sa pagiging isang malabakulaw na nilalang hanggang sa pagiging isang tunay na tao ng lumaon na naging Homo sapiens. Ang pagbabagong ito ay lubhang napakabagal at nagpatuloy pa sa loob ng tatlong mahabang dibisyon ng panahong Paleolitiko. Ang Lower Paleolithic
Middle Paleolithic at Upper Paleolithic. Ang Lower Paleolithic period, ito ang panahon ng pinakamaagang pananatili ng tao sa digdig simula nang maitala sa arkeolohiya ang kanyang pamumuhay. Ito ay nagtapos 120 taong BCE na magkaroon ng mahalaga at kapansin-pansin pagbabago sa ebolusyon at teknolohiya ng tao na nagbibigay daan sa pagdating ng Middle Paleolithic period. Ang Australopithecine, okay, ito yung mga pinakamaagang hominid. Hindi pa nagkaroon, hindi pa ganon kabihasa sa paggamit ng mga kasangkapan. Sinasabing mga ninuno ng makabagong tao. Ang example nito na nahukay ay si Lucy, kabilang sa uring Australopithecine na natagpuan ang mga labi sa Utopia. Ang Homo habilis naman ay nangangahulugang able man o handy man, dahil sila ang mga unang species na marunong nang lumikha ng kagamitang bato. Sila ay gumagamit ng mga kasangkapang olduvan at batid na rin gumawa ng apoy. So, ito yung time na yung mga homo ay marunong na silang gumamit ng mga kasangkapan at gumawa ng apoy. Natuklasan na nila yung paggamit ng apoy. Na nagsisilbing ang apoy ay pananggalang nila sa lamig sa loob ng kuweba at nagsisilbi rin na liwanag pagkagabi. At nagsisilbi rin siya na pangtaboy sa mga mababangis na hayop. Maraming mga teorya tungkol sa kung papaano nila natuklasan ang paggamit ng apoy. Okay, Homo erectus. Sila ang mga humanili sa Homo habilis. Tinawag silang Homo erectus sapagkat tuwid na ang kanilang paglakad. Okay. Java man o taong Java. Pinakamatandang fossils ng Homo erectus na nahukay sa Java, Indonesia noong 1891 at tinatayang may tanda na 700,000 taon. Peking man o taong Peking, tinatayang may tandang 420,000 taon at ang Turkana boy na nahukay sa Kenya, Africa. Ang Upper Paleolithic period, dakong 40,000 to 8,500 taon ang nakakaraan. Nagkaroon na ang mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lambak. Ang mga yaong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. Sa panahong Upper Paleolithic period, ito na yung time na yung mga tao ay nagkaroon na sila ng mga permanenteng tirahan. Okay. Nagkaroon sila ng mga campsite na tinatawag sa mga, limbawa, sa mga malalaking puno, sa kuweba. Doon sila nag-stay. Kasi nga, that time, natuklasan na nila yung paggamit ng apoy at pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim. Kasi noon, ang mga sinaunang tao, mga nomads sila. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng tirahan. Kung saan, may pagkain doon sila. Kapag naubos na nila yung kanilang pagkain, umaalis na sila at naghahanap na naman ng pagkain at kung saan sila nakahanap ng pagkain, doon sila nag-stay ng matanggal hanggang sa hindi nila maubos yung kanilang pagkain. Okay. Middle Paleolithic period. Dakong 120 to 40,000 taon na ang nakakaraan.
paglitaw ng makabagong tao noong 100 taon. Musbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit ng bato. Nabuhay ang mga taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi. Ang Homo sapiens ang pinakahuling species sa ebolusyon ng tao. Ang Homo sapiens or Neanderthalensis may mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing samantalang ang Cro-Magnon ay lumilikha ng sining ng pagpipinta sa kuweba. So ito yung mga sinaunang tao, yung mga Cro-Magnon, sila yung artistic kasi nga doon sa mga loob sa loob ng kuweba nakita nila yung mga drawing nila doon, yung mga pinta nila doon na yung pang-araw-araw nilang kinabubuhay ganyan, yung mga nahuli nilang mga hayop pinipinta pala nila doon sa dingding sa loob ng kuweba. Yung mga Neanderthal naman, sila ngayon may kaalaman sa paglilibing at yung kanilang mga namatay na ay inililibing nila doon lang din mismo sa loob ng kanilang bahay. So, yan yung ating topic tungkol sa Paleolithic period.